ibigin. Mananda ay dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Hesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ating pong ipinagdiriwang ang ikalawang linggo sa pangkaraniwang panahon. Ating pong ipagdasal ang lahat nating mga intensyong taglay, ang mga taong pinangakuan nating gugunitain sa ating panalangin, ang kagalingan ng mga may sakit, ang lahat ng mga magbo-board exams ngayong buwan ng Enero, ang mga nasa real estate at ang mga arkitekto, ang lahat ng mga mahal sa buhay natin na malayo at nakikipagsapalaran sa iba't ibang panig ng mundo. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos na sa ating tumawag, hingin din natin sa Kanyang kapatawaran sa lahat nating mga nagawang kasalanan. Panginoon, sa maraming pagkakataon na kami tumatanggi at lumalayo sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa maraming pagkakataong di kami nakaakay ng iba, papalapit sa iyo, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At sa maraming ulit na di ka namin sinundan, di ka namin tinularan, di ka namin pinakinggan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaisa ng langit, papurihan natin ng Diyos, pag-awit ng luwalhati sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hangin ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa ngalan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang mga madaling araw na, siya ay tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siya lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tinawag siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinatawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubaya ng Panginoon at nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuro niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Salit ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalaoban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking mahiyag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Jesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Natagpuan ang Mesiyas,
nang sa kaniya ay naghahanap. Siya'y pag-ibig na matapat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nakatayo si Juan at ang dalawa niyang alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang Kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, guro?" "Hali kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Noon ay mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawa na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas, ang kahulugan ay si Kristo." At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan, ang ipapangalan sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong paglalo dito sa atin at pagdalaw sa pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno ngayon pong ikaalawang linggo sa pangkaraniwang panahon. Palakpakan po natin ang mahal na Poon. Sabi ho ng marami, ang Biyernes at ang araw ng Linggo ang siyang pinakamaraming deboto na nagsisimba sa Quiapo. Kapanipaniwala po ang kasabihang iyan. Dahil ngayon pa lang anticipated mass, marami na ho tayo. Standing ovation na nga. Kung kayo ay lilingon sa likod, kitang-kita ho natin ang dami nakatayo sa bandang likuran. Welcome po sa ating simbahan, ang pambansang Dambana ni Jesus Nazareno dito sa Quiapo Church. Ngayon po ay ikalawang linggo sa pangkaraniwang panahon, kaya't kulay green po ang ating kulay pangliturhiya matapos ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Merong pangahong bahid ng Kapaskuhan na hindi pa ho lubusang naliligpit, ngunit ang iba'y nailigpit na. At tayo ho'y pumapasok na muli sa mga pangkaraniwang panahon. It's the second Sunday in ordinary time, in fact. At walang ibang hangad po ang pangkaraniwang panahon, ordinary time, kundi palalimin ang ating pagsunod at pagkilala sa Panginoon. At ito ang pakay ng ating mga pagbasa ngayong ikalawang linggo sa ating pagdiriwang. Maganda ho nating balikan ang Ebanghelyo mula kay San Juan, kung saan si Jesus ang Poong Nazareno sa kanyang paglalakad, kanyang nakita at dinaanan si Juan at ang kanyang mga alagad. Juan, si Juan Bautista. Pinsan niya.
Sabihin niyo, parang nag-isnaban ba yung magpinsan? Hindi ho. Hindi lang nabanggit, pero maganda ho ang pagtitinginan nila. Nagkakaunawaan sila sa kanilang mga gampanin sa buhay na si Juan, ang pinsan ng Poong Nazareno, na siyang tagapaghatid at tagapaghanda ng daraanan ng Mesiyas. Kung kaya nang makita ni Juan Bautista na si Jesus ay dumaraan, hindi siya nag-atubili na ito'y kilalanin at ibahagi sa kanyang mga alagad. At hindi lang basta ibinahagi, pinahintulutan pa ni Juan Bautista na mismo ang kanyang mga alagad ay maging alagad at tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ng Poong Nazareno. Yun ho ang nangyari, na hindi kinalungkot ni Juan Bautista, bagkos kanyang ikinasiya na nakita niya at nasilayang muli ang kanyang pinsan at ang kanyang mga alagad ni Juan ay ngayon ipinapasa niya at inaakay niya papalapit sa tunay na dapat sundan ang Panginoong Jesus Nazareno. At yun na nga ho ang nangyari. Sumama't sumunod kay Jesus si Andres at ang isa pang alagad ni Juan na hindi napangalanan. And they stayed together overnight. Magdamag silang nagsama. At pagkatapos silang magkakilala daw ng buong maggabi, buong magdamag, si Andres, na dating alagad ni Juan, ngayon alagad na ng Panginoong Jesus, hindi napigilan na ibahagi sa kanyang kapatid na Simon Pedro ang kanyang nakilalang bagong kaibigan. Kaya, nang ikwinento ni Andres na nakita nila si Jesus, nasilayan na nila at nakasama ang Mesiyas, hindi siya nag-atubili na akayin si Pedro, Simon Pedro, na kanyang kapatid, papalapit at maging alagad din ng Panginoong Jesus. Eventually, di man ho nababanggit ngayon, tatlo ho ang magiging matalik ng mga laging kasakasama ng Panginoon. Peter, James, and John. Simon Pedro, si Santiago, at si Juan. Kasabihin nyo, nasaan si Andres? Eh si Andres ang nag-akay kay Jesus. Bakit ang naging matalik na kaibigan na kasakasama ng Panginoon, siyang inakay? Si Simon Pedro at nakasama pa si Santiago at si Juan. Nasaan na si Andres? Sumama ba loob niya na siyang nag-akay, siyang nagpakilala kay Jesus, kay Simon? Nawala sa picture? Sa tingin ko, hindi. He remained to be one of the apostles, one of the 12. Bilang pa rin siya, bilang isa sa 12. Ngunit, ang lagi hong naging kasakasama ng Panginoon ay ang kanyang inakay na kapatid na si Simon Pedro, kasama pa si Santiago at si Juan. Now, ano hong nais kong bigyang pansin? Napakahalaga ho sa pagpapahayag ng pananampalataya ang mayroong kaakay. Akay. Pwede ho natin gamitin ang salitang inakay o inakay. Pag inakay is yun ang maliliit, no? Mga bata, musmos, yan. Mga inakay. Or inakay, siya hong sinama. Natatandaan ko po, as far as I could possibly recall, ang nanay ko ho ang nag-akay sa akin sa simbahang Katoliko. Binyagang Aglipay po kami dati. Kasi ho sa Cavite, medyo wala hong pagkakaiba sa mga pangkaraniwang Kristiyano ang Katoliko at Aglipay, no? Parang mag-isa lang ho yan, isa. So at the start, we were all Aglipayan. Pero ho, eventually, yung nanay ko na Katoliko ang siyang nag-akay sa amin. Siya rin naman nagpabinyag sa amin sa Aglipay. Ngunit eventually, siya ang nag-akay sa amin. Una sa aming apat na magkakapatid, ako ang nabinyagang Katoliko. At di ko malilimutan
Yun po hong dating retablo ng aming simbahan sa San Roque, Cavite City. Nandoon ang poong Jesus Nazareno sa gitna. Kaya't may pita ko sa puso ko ang poong Nazareno dahil siya rin ho ang kinikilalang patron ng San Roque Church, sunod kay San Roque. At dahil ho sa pag-aakay ng nanay ko sa akin, sa simbahang Katoliko, ako pong unang nabinyagang Katoliko mula sa pagiging aglipay, nag-first communion, and eventually, nasa harapan nyo na ngayon. Now, maganda hong balikan natin at tanungin sa ating mga sarili, sino ang mga nag-akay sa atin sa pananampalatayang Katoliko? Sino ang nag-akay sa akin papalapit sa Diyos? Naalala niyo pa ba sila? Napasalamatan niyo ba sila? O on the contrary, sinisi niyo ba sila? It could be other way around, no? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging miyembro ng simbahang ito. Pahama ka. Or it's the other way around. Tayo'y lubos na nagpapasalamat na dahil sa kanilang tiyaga, tayo'y naakay sa simbahang Katoliko, naging deboto ng poong Jesus Nazareno. Nakatutuwa hong makita na may mga akay-akay ang mga deboto. Although, minsan noon nakatatawag pansin, nakalulungkot, iniisip natin ang kaligtasan ng mga batang naka-stroller, no, di pa naglalakad, sinama during the translation. As early as 3 o'clock a.m., nakita ko na ho sila from E. Rodriguez going here. Ngunit, dito ho nagsisimula ang pagpupunla ng pananampalataya at debosyon. Kung makikita ng mga inaakay sa nag-aakay ang sigasig at pananampalataya na kanilang hinahanap. Ito po ang nakita ni Simon, una ni Andres, nakita niya kay Juan Bautista. Nang mismong si Juan Bautista, nagparaya, inilapit sila, hinayaan silang maging alagad ng Panginoon. At si Andres, na dating alagad ni Juan Bautista, hindi nag-atubili na akayin din naman ang kapatid niyang si Simon Pedro papalapit sa Panginoon. Hanggang sa kalaunan, Andrew was dropped, but he remained to be one of the 12, at ang naging lagi yung kasakasama ng Panginoon, si Simon Pedro, na inakay ni Andres, kasama si Santiago at si Juan. Muli ang tanong, sino ang nag-akay sa akin papalapit sa poon? Sana ho'y matukoy pa rin nyo sila at mapasalamatan. Sana ho, kung buhay pa sila, text them back, paramdam kayo, pasalamat kayo sa kanila. Kilalanin ninyo ang laki nilang tiyaga at pagtitiwala na sila ang naging daan upang tayo'y maging deboto at kumikilala sa poong Jesus Nazareno. At nawa, ang ginawa nilang pag-akay sa atin ay ipagpapatuloy din naman natin na tayo sa ating kapanahunan ngayon ang magsisikap din na maakay din naman ng iba papalapit sa Panginoon. Tayo na inakay ang siya nawang maging tagapag-akay sa iba. Nang sa gayon, ang biyaya ng pagtawag ng Panginoon hindi nagtatapos, nagpapatuloy, namumunga, nagkakaanak, dumadami dahil na rin sa pagtawag ng Panginoon at paglapit niya sa atin. Kaya ngayong araw pong ito, ipagpasalamat natin na may mga naging instrumento ang Diyos. May mga ginamit at tinawag ang Diyos, pinahintulot ang Diyos ng mga tao upang tayo'y maging kabilang sa simbahang Katoliko. Pasalamatan ho natin sila. Ang ating mga magulang, ang ating mga kaibigan, silang nagdala sa atin dito sa Quiapo. At sana
ang ginawa nilang ito para sa atin ay ipagpapatuloy at susuklian din naman natin sa pag-akay sa iba upang higit na marami ang makakilala at mabiyayaan niya. Dito't naging matatag ang simbahang Katoliko at nawa ang debosyon sa Poong Jesus Nazareno, ang simbahang Katoliko sa Pilipinas, ang simbahang tinatag ni Jesus sa buong mundo ay mananatili hanggang wakas, hanggang sa kanyang pagbabalik. Maligayang Linggo po sa ating lahat. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siyang lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula't paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng lakas na tumugon at maging tapat sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos at maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga walang tinig, inaapi, at mga biktima ng karahasan at terorismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gugulin nawa ng mga kabataan ang kanilang mga malayang sandali sa mga kapaki-pakinabang at mga makabubulahang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng lakas at pag-asa kay Kristo ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Naway makatugon tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin upang maging mga tagapangasiwa ng Kanyang sangnilikha sa pamamagitan ng ating mga konkretong hakbang sa pangangalaga ng ating kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pagdasal po natin ang lahat ng mga dentista, mga nasa real estate at mga arkitekto na naghahanda para sa kanilang board exams ngayong buwan ng Enero, ang lahat ng mga naghahangad na makabalik sa pag-abroad at pagbabarko, ang mga naghahanap trabaho, gantimpalaan mo po silang lahat ng tagumpay
manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kasihan mo rin po ang lahat naming mga mahal sa buhay, malayo sa aming piling. Ilayo mo po sila sa kalungkutan, kasawian at kabiguan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Basbasan mo, Panginoon, lahat silang nag-akay, nagsama sa amin, sa Simbahang Katoliko, dito sa Quiapo, sa pagdedebosyon sa iyong anak na si Jesus. Gantimpalaan mo po sila sa lahat nilang kagandahang loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa kagalingan ng mga may sakit, lunas at solusyon sa lahat naming pinagdaraanan at suliranin, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating pong idulog sa Diyos ang ating iba pang mga kahilingan at ang mga taong pinangakuan nating ipagdarasal. O Diyos, Amang makapangyarihan, ikinalulugod mong may kasama kami sa pagharap sa iyo. Pakinggan mo ang aming mga panalangin para sa iba, at nawa kaming mga inakay ng iba ay pagpalain mo tulad ng pagpapalang iginawad mo sa lahat ng nagdala sa amin papalapit sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagkatuwing ipinagdiriwang ang pag-alaala kay Jesus na iyong anak na nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming mapakinabangan. Sa ngalan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng Birheng Mariyang bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak.
Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Tayong lahat ay naging magkakapatid kay Kristo. Kaya't samahan natin siya sa pagkilala sa iisa nating Ama, ang Ama natin sa langit. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ipadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ang mga apostol ay nag-akayan sa isa't isa. At nawa sa atin hong pagtanggap sa kanyang bigay na kapayapaan, maaakay din natin ang iba na ihatid, tanggapin ang kapayapaan ito at ibahagi din sa iba. Atin hong pagsaluhan ang bigay niyang kapayapaan. Peace be with you. Nang mga
ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aakay sa atin papalapit sa Ama. Mapalad tayong aakay din sa iba. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Follow you, stay with me,
to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, thy unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, thy unique joy of my heart. The force that sustains me, thy unique joy of my heart. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno, ang large size na nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris of Finance Office. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, mula ika-5 ng umaga hanggang ika-8 ng hapon. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lang mamuna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat.
Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa ngalan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Huwag po nating kalimutan, nagsimula na po ang pagsasyam o nobenaryo para sa ating pong Jesus ang Santo Niño na ating ipagdiriwang ang kapistahan sa susunod na linggo, the third Sunday of January. Kaya't nagsimula na po kahapon ang nobenaryo. At all costs, we can make the 7 days or if not, the 5 days or the Triduum before the Sunday ang kapistahan ng pong Santo Niño. At patuloy po nating ipagdasal ang lahat ng mga deboto na sana'y higit na maging maigting ang ating pagdedebosyon na tulad ng mga apostol, makaakay tayo ng iba at tayong inakay ay mananatiling tapat na alagad ng poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang larawan at mga pangalan nilang di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan, maging ang kanilang mga dasalan at mga imahin. At ang lahat nawang ito'y magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Bago po tayo magtapos, meron pong kasabihan si Saint Augustine. He who sings well, prays twice. Siyang umaawit ng masigla ay nagdarasal ng higit. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, kabisahin ho natin at awitin mula sa puso ang himno sa mahal na poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at manatiling alagad na nag-aakay ng iba papalapit sa poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Sabay-sabay po nating awitin. Jesu Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.